Welcome to Cinema News. Two of the stars of Can't Buy Me Love, Maris Racal and Anthony Jennings. Hello, 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 Miss Bianca. Hey, Ate Bianca. Hello! Yes, congratulations on Can't Buy Me Love, Irene and Snoop. Grabe, consistently top of the Netflix Philippine charts. Congratulations. Thank you. Thank you sa lahat ng nanonood at nag-aabang. Thank you sa lahat ng sumusuporta and sa lahat ng mga Don Bell fans dyan. Gagalingan pa namin yung adlib ni Don. Ganon? Bakit? Wala. Basta mamaya. Ikaw ba ang adlib coach niya? Ganon? Kino-coach mo ba siya sa mga kailangang adlib ni Bingo? Hindi naman. Parehas naman kami nagbibigay ng adlibs. Parang nagkakatagpo lang kami talaga minsan. Parehas kami nang sasabihin. Aligned na kayo ng iniisip. Okay. I think one thing na nakakatuwa specifically sa characters ninyo sa Can't Buy Me Love, ang feeling ko ha, feeling ko lang to, sobrang yung na-enjoy i-portray si Irene at si Snoop. Yun ang impression sa akin. Yes! You got it right, Ate Biang. Sobrang nag-e-enjoy ako i-play si Irene. Kasi first time ko magka-role na very social, opulent. Opulent! I don't know if magagamit tong word na to, but like super malandi siya, ganyan. So, was very challenging nung nalaman ko na ganun yung role ko, but mas nanaig yung excitement kasi hindi ko pa siya na-explore na side. So, like, bawat eksena lang talaga. Like, ine-enjoy ko lang talaga. Siyempre, ang character mo dito, laging parang you're trying to bring down Caroline. And parang ang kaya ko nasabi feeling ko na enjoy mo is because may pagka-camp yung delivery minsan ni Irene na mga bagay-bagay. Pero kapag serious naman, tulad nung like family confrontation, kaya din niya na mellow siya. Snoop, grabe. Oo, si Snoop naman, syempre obviously, parang ka-enjoy-enjoy naman talaga ang character mo, pati na rin yung, yun nga, yung dynamic ninyo ni na Bingo at nung buong barangay ninyo. Actually, yung community namin, wala eh. Masaya lang talaga eh. Parang, alam mo yun, nandun agad yung energy kahit off-cam. Pag makasama mo na sila ko yung mga kasama namin talaga. Parang yun na yung chemistry talaga namin kung paano kami mag-usap. Parang masaya lang naman siya eh. Medyo, pwede ba yung tanga? Medyo tanga lang minsan. Pero, pwede na din. Mabait na kaibigan. Masa. I do remember na nung ilo-launch pa lang ang Can't Buy Me Love, parang hindi pa yata kayo nag-shoot. Isa sa mga nakausap ko si Donnie na concern is kasi si Bingo, laking kali. Eh si Donnie Pangilinan in real life, syempre ang pananalita niya talagang asa, alam mo na. Paano mo siya, I guess, mas lengguahe mo ang naalala ko sinabi ni Direk May na parang kailangan kung paano magsalita sina ganyan sa totoong buhay, yun ang ma-adapt mo. So, nakita mo ba, Anthony, na yun nga yung transformation ni Donnie para mawala yung mga twang-twang, yung mga ganun niya? Actually, si Donnie magaling, mabilis naman siya pumikap eh. Like, may mga times na kunyari may words na hindi siya maintindihan. Tinatanong niya sa akin or sa ibang cast. Tapos, ano ibig sabihin? Sabi niya, like sinusumpong. What word? Kunyari, sinusumpong. Kaya sinusumpong lang, gano'n. Minsan, kunyari, may mga talagang, ano pa bang ibang mga, ano, medyo complicated Tagalog. Mas ang dami. Sobrang dami yan talaga minsan yung mga questions. Pero, yun nga, nade-deliver niya na maayos. Tapos yung intention, sando naman. Galing ni Don. Tapos, syempre, kasama ko siya palagi. Ano, sinasabi ko sa kanya, boy, hindi tayo mag-English pag kasama mo ako Tagalog na talaga tayo. Para masanay ka rin, sabi ko sa kanya. So off ka, may ganun so, kayo. Ganun kami. Kaya lang, one time, sumama ko sa ano party-party na yun nila. Wala choice. Ako yung napa-English. Mga kamag-anak yan, di marunong Tagalog. Okay. Ikaw ang nag-adjust. No? Minsan lang naman. And speaking of hindi maintindihan, in fairness, Maris, nakaka-impress sa mga delivery mo ng mga Chinese lines. Gaano mahirap yon? And particular ka ba sa... Kasi di ba yung mga inflection, parang part, ano, eksakto yon? Parang kasi may special meanings? Yung tono nila, meron ding meaning. Pagpataas, ganun. Actually,
Sa role ko naman, si Irene, hindi naman siya nagfo-folk yan. Kasi, well, sila yung nasa younger generation, parang nawala na sa kanila yung need na mag-aral ng Korean, especially Irene na laging hindi sinusunod yung tradition ng family. So, English Tagalog lang siya. Pero nung nagkaroon ako ng isang line na Korean, parang so, dapat aawain si China. So, may pa na naaawa or nandidire. Tapos while delivering the lines, ang ginawa ko, sinerge ko siya sa Google. Sa Google talaga. Pero parang inano ko naman, kinausap yung prod na pwede pa send po sa teacher ano yung tamang tono. Sa language coach, parang ganyan. Coach namin on set. There are days kasi na wala siya sa set, ganyan. So, kailangan bantayan yung ano mo, yung ano, yung sarili mong line. So, ang ginawa ko, overnight ko siyang pinapakinggan. Pero hindi muna yung words, yung tono muna. Kasi kapag yung tono, ma-perfect mo na, madali na lang yung words and yung mga letters, yung sound ng letters. So, dun ko na. Yung coordinates, how tabo. Oh! Na! Ganon. Noon. Pero pangit yung meaning na. Oo nga, nakita ko yung eksena na yon. Kaya ako parang, oh, may paano, Chinese lines na din. Oh, iba. So are there more? Meron ba in the future pa sa iyong script? Hopefully. Kasi, ah, gusto mo. Gusto ko. Kasi challenging siya. In fairness, sa mga new skills unlocked dahil sa show na ito. And speaking of new skills unlocked, meron akong gustong ipakwento sa inyo. And this is specifically a scene kung saan nandun si Snoop at iniligtas niya si Irene na may pagka-action daw ang eksena na ito. Pwede mo bang ikwento yon sa amin? Grabe yung araw na yon, di ba, Anthony? As in, since all night sequences, so umaabot na kami ng nawala pang sun. Though yung call time namin was late, so ganun talaga naka-schedule, like 5 p.m. to 5 a.m. Kasi puro night effect. And grabe yun, naka-harness ako, duguan ako, tapos like meron yung double na ano, sila yung gagawa ng stunt. Pero may time na kami kasi kita yung okay, kami talaga, wala. Alam mo, tayo halos gumawa lahat ng... Nagulat ako. Sinuplex ko si Maris. Ayun yung isa namin. Sinuplex ko siya. As in, pinalibag ko siya tapos nakakatawa yung paghampas niya sa sa'yo. Grabe na ka. Parang practical. Napipressure ako nung si first time kumakakawag si Maris noon eh. Tapos na isa na ako pa, sasaluhin ko siya. So, pasa. Inisip ko, sabi ko, pag di ko nasaluto si Maris, nako, minus points ako na yun. So kailangan steady talaga ako. Ayun, buti naman, grateful ako na ano. Two takes lang ata yun, no? Parang gano'n. Yung pagsalu ko sa kanya. Kinakabahan na talaga ako ng grabe. Hindi ko lang pinapanatas sa kanila, pero tulala lang ako minsan. Hindi ko paano ko siya sasaluin. Tapos safe naman talaga. Sinecheck naman lahat ng art. So, tsaka magagaling yung mga stunts kasi sila rin yung nakasama namin before sa Iron Earth. Akalain mo, biglang may mga action scene na ganito at doon pa nag-cross ang landas ninyong dalawa. So ibig sabihin ba merong maaasahang storyline of some sort kay Snoop at kay Irene? Abangan yun. Kailangan ni Irene ng Snoop sa buhay niya to humble her. In fairness, oo. Speaking of another eksena, ito syempre very Pinoy na tipo ng eksena. At ito ay ang nung kinilangan sa bunutan ni Irene, si Caroline. Ito ba ang first sabunot scene mo, Maris? Sa hindi serya na to, pero yung first sabunot ko, simple lang naman, si Miss Irma Adlawan lang naman yung una ko sinat. Grabe naman yung ano mo, unang sabak. Wait, Irma 4, is this? Pamilya ko series. This was pandemic, mga 2019. Yes, or yes, yes. 2018, ganun. At dito sa Can't Buy Me Love, nung nabasa ko na ha, talaga pa, magsasabunutan kami ni Beth on the day.
kami ni Belle, sobrang excited kami sa excited na excited kami sa eksena kuna. Wait, excited kayong magsabunutan? Tapos natatawa ko kay Direk Cathy kasi pinapagalitan na niya kami. Habang binablock kami, nakaganon na kami ni Belle. Sabi ni Direk Cathy, "Uy, ano ba? Mamaya pa kayo magsasabunutan." Kasi excited. Pero kami ni Belle, parang nakaganon na kami. Ready to fight eh. Ready to fight na kami yung mga mukha na. Tapos, like, kasi yung eksena mahaba. So, di ba bago kayo magsabunutan, mag-aaway muna kayo ng mga... may build up, oo. Eto, parang hindi pa namin nasushoot yung build up. Tinatanong na namin si Direk Ali, "Direk, yung sabunat, pwede dito sa kamay na." Sabi niya, "Masyado kayo excited." Wait, so finally, nung shinoot ang eksena, ilang take? Yung sabunutan, marami, but in a way na maraming shots. Angle. Maraming angles. Kasi, syempre, para may reaction ng tao, ganyan. Pero quick, super quick lang yung shoot na yon. Pero kami ni Belle, like after mag-take, as in tawa lang kami ng tawa, tapos happy kami dahil may ganito kami eksena, gano'n. I was wondering about that kasi parang hindi naman ako artista, so hindi ko lang after nun kung sorryhan ba, parang sorry, sorry, ganito. Sa inyo, tawa kayo ng tawa. Sorry naman. We sorry, nasaktan ba kita? Tapos ako, naka-press on nails pa ako nun. Oh my gosh. Lahat ng nails ko nasa ulo ni Beth. As in, natanggal? Yeah, mga press on nails lang. Tapos after Beth, yung walong nails ko nasa buhok mo. Ang tindi ha, in fairness sa mga eksenang nagagawa niyo dito sa Can't Buy Me Love. Pero for now, shift lang tayo to more life talks question. At ito ang gusto kong itanong muna kay Anthony. Because syempre, a while back, isa sa mga interviews mo na tumatak talaga was your conversation syempre with Mama Ogs, di ba? Kunento mo yung life story mo na talagang ma-MMK at syempre sobrang daming na-inspire sa journey mo considering now, di ba, ang dami mo nang nagagawa with your career. Anong reaction mo kapag may mga taong nagko-comment ng ganon about you, na-inspire sila sa naging journey mo talaga mula pagkabata hanggang ngayon? Actually, Ate Biang, oo nga, dami nga nag-message siya sa Instagram. Parang daw nila yung interviews. Happy ako, syempre, kasi yung mga na-inspire din ako tao. Kasi kahit ako naman din mismo, umuhugot pa rin ako ng inspiration sa iba. Eh. Kumbaga, mahirap din yung napagdaanan ko, pinagdaanan ko. Pero alam ko din na yung ibang tao, mas may mahirap din sila pinagdaanan din. Parang alam mo yung nararamdaman ko sila, similar kami ng kumbaga ng naging problema sa buhay. So kumbaga nakakaugot din ako ng hindi lang pala ako nag-iisa, kumbaga marami rin pala akong katulad. Tapos ayun, parang okay naman, happy naman ako na ayan, nagkaroon kami ng project na to kasama ko si Donnie. Kasi before pa, matagal na namin pag-plan ni Donnie magkakasama talaga kami ng projects. Dapat last time magkaka-work na kami before. Kaya lang lagi nag-jig. So ngayon, at least nagkatrabaho na talaga kami. And, ayun nga, thankful ako. Kasi, ayun, sumunod din eh. At actually, after ng Iron Heart, bigyan ulit ako ng opportunity na eto, may talent ko sa akin. So, happy na ako. Going well. Oo naman. Sunod-sunod talaga. At in fairness, magaling ka sa Tara G, ha? In fairness talaga sa iyo doon. Oo. Bago ako pumunta kay Maris, I wanted to ask you, ano pa yung gusto mong ma-achieve, whether sa showbiz or any endeavor na hindi showbiz, na off showbiz? Simple lang. Gusto ko lang magka-8 pack siguro. 8 pack? Not 2, not 4. Abs? But 8. Gusto ko 8 pack. Eh, siguro ano, marami naman natin yung kasi parang sa ngayon tatakbo ng buhay ko parang kasi nakafocus din ako sa show na Take and Buy. Pero yun nga, kung magkakaroon pa ng ibang opportunity siguro like kasi gusto ko rin gumawa ng movies ng indie. Kung may opportunity naman, ano lang naman, nag-grab lang naman ako. Ito naman kay Maris, this is a term na laging or a phrase na laging sinasabi ni Direk Antoinette Hadaone tungkol sa'yo, peak ng career. Yeah.
Si Maris Racal, peak ng career because of course, aside from Can't Buy Me Love, streaming din ang Simula sa Gitna. And you are shooting a film as well. Grabe. Very, very busy. With a new business pala. Oo nga pala, coffee shop. Congratulations. Thank you sa mga pupuntang La Union. Alam niyo na saan, ano yung uunahin. Pero sunod-sunod talaga. Congratulations. And even before this, sunod-sunod din. So I guess anong feeling na talagang 2023, peak ng career? Oh, ako sobrang grateful ako as in kasi hindi lang puno yung schedule kundi yung mga projects na ginagawa ko, mahal ko talaga as in mahal na mahal ko talaga. Tapos lahat ng roles, alam mo yung may importance, may voice, may gustong iparating sa mga nanonood. So sobrang nakaka-inspire lang. Alam mo yung there are days kasi na parang patay yung diwa mo, patay yung soul mo, yung hindi mo nagagawa kung ano yung mahal mo. Ako naman, ngayon, opposite of that, buhay na buhay siya. Like, alam mo yung happy lang talaga ako kasi nagagawa ko yung kung ano yung pinakamahal ko talaga, which is acting. Ang sarap kasi sa feeling mag-embody oh, ng role, ng character. Totoo. Actually, ako din. Ayun din na-enjoy ko yung umarte. Oo. Na-enjoy mo siya at the moment kasi hindi lang ikaw, ay parang 'di ba, lagi naman sinasabi na hindi ikaw 'yung character mo 'yun, pero puso mo pa rin 'yun eh. So para mong namo-mold, parang 'yung heart mo ay isang water, tapos 'yung character mo 'yung mold. So parang 'yung soul mo at 'yung puso mo binubuhos mo lang dun sa mold ng character mo according to the script. So parang nakakabuhay lang talaga ng diwa. So, sobrang grateful ako sa mga projects na dumating this year. I love it. Oh, ang serious side ni Maris at ni Anthony na dito nyo lang nakita yata. Oo, nakakatuwa na ganun nyo na-enjoy yung craft ninyo. Kasi syempre, when you're starting out, medyo mas, ano pa eh, tinitimpla mo pa kung ano bang klaseng aktor ka. Pero ngayon, parang pareho kayo, may proseso na kayo eh. Grabe, sobrang nakakatuwa, ang daming nakaka-excite na mangyayari sa buhay ninyong dalawa at syempre sa Can't Buy Me Love. So congratulations again, thank you for your time sa pagbisita sa amin dito sa Cinema News. Ito na, please invite everyone to watch Can't Buy Me Love at kung may gusto pa kayong i-promote na any other projects, go ahead. Ayan, sa mga netizens, kapamilya, and kapatid, thank you sa support niyo sa Can't Buy Me Love. Thank you for maintaining the number one spot sa Netflix, tapos dami rin nanonood on TV and on iWan. Thank you talaga. Sobrang nakaka-happy. And sana patuloy niyo pa rin stream or panoorin ang Can't Buy Me Love at abangan niyo yung mga kwento dahil yung week 5, week 6, week 7, grabe yung mga mangyayari. And mapapanood din po pala ako sa Simula sa Gitna streaming on Prime Video. So sana support ko din po yun. Kasama ko din si Khalil Ramos and this is directed by director Donette Hadaone. Maraming salamat siyempre sa lahat ng mga nanonood, sumusuporta. Ano ba? Siguro mapapanood nyo yung Can't Buy Me Love sa iWan TFC. Netflix, of course, tuwing 8:45 p.m. A to C channel, kapamilya channel, kapamilya online live. TV5, ano pa ba? Ano yung makalimutan pa ako? Ayun, so marami pa ibang platforms. And yun, maraming salamat kasi ang dami ko ng memes talaga pag nag-scroll ako sa Twitter. Nakikita ko palaging itura ko kung ano na naman pinagagawa ko sa internet. Ayun. Ayun, maraming salamat. Sana supportahan niyo pa ng pati. Oo, lagi nga kayong meme, kayong dalawa mula sa mga eksena ninyo sa Can't Buy Me Love. So keep the memes coming at itag nyo lang ng itag sina Anthony at Maris. Thank you so much, Maris and Anthony. Congratulations! Thank you so much.